mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Indoy. 45 anyos at kasalukuyang nakatira sa may bandang Guadalupe. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon noong nasa 20 anyos pa lamang ako sa probinsya namin sa isang barangay, sa Isla ng Panay. Hindi lamang ito personal ko na karanasan tungkol sa aswang. Gawa ng napaka-imposible naman na sa buong kwento, ako lamang yung punteriya, di ba? Hindi naman ako buntis. Lalaki ako. Joke lang po. So bali, marami po ang nakaranas nito. At dahil sa isa ang tatay ko noon sa nagraradyo sa mga tanod at pulis ay yung ibang mga kwento, nakalap niya din sa mga yon. Bago ko simulan, ipapaliwanag ko po muna yung setup ng barangay o baryo namin, kasama na ang karatig na baryo. Bale, medyo komplikado ang mga daan dito. Sanga-sanga sila. Sabihin natin na nagpupunta ka sa isang barangay na malayo o sa isang munisipalidad. Maraming ruta yon. Marami kang pwedeng daanan o pasukan na shortcut. Pero hindi po yun lahat. Pwedeng daanan ng kung ano-anong sasakyan lamang. Merong hindi pwede ang malalaking sasakyan kasi may mga tulay na hindi kakayanin yung bigat nito. Merong hanggang tricycle o motor lang yung kaya o pwedeng dumaan. Meron namang tao lang mismo ang makakalakad kasi may parte na biglang bababa o liliit yung daan. Tapos ay bubulusok o tatawid ka pa sa sapa. Yung mga ganun. Pero kahit papano, meron pa rin tinatawag na main road sa amin. Yung mga dinadaanan ng mga pampublikong sasakyan. Yung mga pinapriority na ipasemento, lalo na kung halalan. Typical na yung lahat. Mga palayan, gubat, burol, bundok, o kung ano pang makikita sa probinsya. Ganun na ganun din yung makikita mo sa amin. Hindi ko na maalala kung malapit na ba ang eleksyon noon. Pero itong partikular na daan na ito na lusutan papunta sa kabilang bayan, binakbak ang tulay noon. Tapos yung dalawang daan na dinudugtong ng binakbak na tulay na ito, binuhusan ito. Talagang yung mahabang parte ay binuhusan ng mga buhangin at lupa para bang under maintenance ko, no? Tapos ay hinayaan na lang ng ilang linggo na nakatenga kaya inulan ng putik ang lugar. At napakaraming sasakyan, lalo na yung mga single o motor ang hindi makatawid. Dahil talagang aakalain mong kumunoy na ilulubog yung sasakyan mo sa putikan. Dagdag mo pa na walang concrete barrier yung mga gilid at kapag namali ka ng kapa, diretso yung biyahe mo sa may kanal o palayan. Marami ang naargabyado nito. Kasi maliban sa shortcut ito at hindi pinapayagang daanan ng mga pampublikong biyahe. Malayang nakakapagmaneho dito yung mga motor na inassemble na o yung mga pedicab na nilagyan lamang ng makina para magtakbong motor. Kumbaga, mga hindi rehistrado. Mga illegal na dumaan sa main road. At ang kalimitan ng mga dumadaan pa dito ay yung mga kumukubra ng mga isda sa kabilang bayan dahil malapit ang talaisdaan doon. Dahil sa reklamo, nagsangguni yung mga tao dito sa may hawak ng lugar at gumawa naman sila ng alternatibong ruta. Balang ginawa nila ay binuksan nila ang isang lusutan noon. Tawid pala yan po itong lusutan na ito. Bago ka makarating sa maputik na daan ay merong palikuan noon. Kung galing ka sa amin na bandang south ay sa kaliwa ang liku nito. Para lamang itong pinalapad na kahon ng palay kasing laki ng isang tricycle ang pwedeng dumaan. Damuhan din ang daanan na ito at bukod sa manakanakang puno sa gilid at manakanakang kabayan ay purong lawak ng palayan at malayong bukid ang matatanaw mo. Meron ka rin ditong madadaan ng weirdong flowing. Kaya weirdo kasi yung tunnel niya nasa baba ng lupa ng daanan na yon pero kapag nagsisimula ng umagos yung tubig, umaapaw yung agos noon sa taas ng daan kaya naman kapag nadaan ka dito at may tubig ang irigasyon, makikita mo to. May maliit din na tulay dito, yung dun sa ilog. Hindi kasing lapad ng inaayos na tulay sa dinadaanan na inaayos pero
kayang-kayang magtawid ng motor at tricycle. Hanggang sa makarating ka doon sa kabilang parte naman ng kalsada na kahit may putik naman doon banda dahil sa binuhusan din yon. Kumbaga, konting takbo na lang doon ay maayos na yung kalsada papunta sa kabilang bayan. Mga 10 minuto ka din talaga tatagal doon sa shortcut na ito. Subali ito na, Sir Seth. Gawa ng syempre, laki din naman ako doon. Alam ko yung shortcut na ito pero sa talambuhay ko kasi 2 o 3 beses pa lamang ata ako nakadaan dito. Bukod sa kabilang bayan ako nag-aaral, yung sa ibang bayan pa maliban dun sa dinadaanan dito, ay ditong likurang bahagi bihira lamang din kaming magpunta. O kung pupunta man, syempre dun kami sa kalsada dumadaan, diba? At gaya ng sabi ko ay nakasarado ito. Hindi ko na naalala kung kailan pa ito huling nabuksan. Basta nakalakihan ko ng nakasarado itong daanan na ito. Napilitan lamang buksan sa publiko nang dahil sa maling pag-aayos ng daan na yon. At kung gaano ka naging convenient ito sa mga taong paroon at parito, lalo na sa araw ng palengke doon sa bayan na yon ay hindi namin alam na meron pala silang nabulabog dito. Na ayaw sa ginawa nilang pang-iistorbo. Malinaw ko lang, Sir Seth, na hindi ko po alam kung prepado o parte ng gobyerno itong alternatibong ruta. Pero alam mo naman sa probinsya, di ba? Basta mapakiusapan kay prebado o hindi, magbibigay yan kung papayag. So ayon. Ibabahagi ko dito yung ibang mga naging tanyag na nangyari kasama na rin ang karanasan namin. Unang karanasan. Nangyari ito sa mag-inang nasa unahan lamang ng barangay namin nakatira. Madaling araw ng Martes noon. Bale, Martes po yung araw ng palengke sa bayan na tatawiran ng daan na yon. Tsaka marami talagang mga binabagsak na produkto doon gawa ng sentro po kasi talaga yung lugar. Maagang bumiyahe noon yung mag-inang ito sa kalapit barangay namin na tawagin na lamang nating Aling Pas at Karyo. Ayon sa tanod na nakausap nila tatay noon doon sa karanasan na mag-asawa, madalas sila ang pinakamaagang pumupunta sa palengke. Kaya talagang bago pa bumagsak ang mga karne at mga isda doon, isa na sila sa mga nakaantabay sa suki nila sakay ng motor na merong kawayan sa likod na sabitan ng magkabilang basket na paglalagyan ng pinamili nila. Tinahak nila yung daan. Syempre walang kailaw-ilaw, madilim. Ultimong ang langit, hindi nakikisama noon. 2 ang ilaw nila noon. Yung sa ilaw ng motor na mahina lang din ang sindi at flashlight na pandagdag ilaw nila sa may daan. Nangangalahati na umano sila dun banda sa may tawid palayan na yon. Nang meron silang nakita sa bandang unahan na tumatawid na mga alagang hayop. Kalabaw, mga anak nila. Gawa nga ng limitado lamang ang ilaw nila doon ay hinayaan na lamang nila itong makatawid. Kasi kapag nakabangga pa sila ay baka makapambayad pa. Pero habang tumatagal, nagtataka sila kasi bakit parang napakarami naman atang alagang dumadaan na yon. Tapos isa pa, para bang walang patutunguhan yung direksyon. Tawid lang ng tawid at kapag iniilawan naman nila kung saan papunta, hindi maabot ng ilaw ng flashlight nila yung kaduluduluhan ng pinupuntahan ng mga ito. Ultimong ang nagpapastol, hinahanap nila pero wala. Nagdesisyon na lamang silang bumalik para sana maghanap ng pinakamalapit na pwedeng mapagtanungan o mahingan na tulong ng mga tanod noon. At sa swerte naman nila ay meron naman. Inescorta naman sila ng mga ito gamit ang sarili nilang mga bisikleta. Pero pagdating nila doon, nibakas ng mga hayop na ito, hinawi na daanan sa palayan o putik lang naman sana sa may tawiran. Wala silang makita. Hinatid na lamang sila ng 3 umescort sa kanila hanggang sa makatawid sila sa tulay. At bumalik na ang mga tanod na ito. Sa pagbabalik ng mga tanod, ay siya namang karugtong para sa 2 karanasan. So ayun na nga. Hindi po dito kasama yung nagkikwento kay tatay, yung sa tanod na ito. Ibang mga tanod to.
Mga bata-batang tanod pa po ito na parang kaedaran ko lamang. Kaya nga sila yung nauutusan magpanggabi noon. Gaya nga ng sabi ko, tigi isang bisikleta sila nang dala noon. Kahit naman kasi nakamotor ka doon, hindi mo din magagawang bilisan dahil sa kitid ng daan. Nung nasa medyo gitna-gitna na rin sila, meron silang nakitang naglalakad na nakatalikod sa kanila noon. Siyempre, takang-taka sila gawa ng hindi naman nila nakasalubong yun kanina. Naisip na lamang nila na galing ito sa may sakahan niya dahil sa may hawak itong patpat. Pero napakaaga pa rin talaga, no? Ang isa pang napansin nila noon na talagang nakakamangha sa matandang ito. Mga ilang metro na lamang talaga ang layo nila sa kanya at hindi naman bumagal yung pagpapatakbo nila ng bisikleta. Pero para bang ang tagal nila itong abutin. Parang nakikipagsabayan sa bilis ng takbo nang pinapadyak nila yung bawat hakbang niya. Ganon. Pero noong huli, nagawa din nilang makapantay dito. Dito na rin nila nakumpirmang galing nga ito sa may palayan kasi umaalingasaw sa amoy putik pa yung presensya nito. Tapos ito pa. Medyo hirap pa rin silang lagpasan ito at nang makalagpas ay tinanong nila kung saan ito galing. Dito na huminto itong matanda at luminga sa kanila noon. Ang sabi nito, pumaroon lamang daw siya sa may sakahan para bantayan ang tanim niya. Isa yung palayan niya sa tabi ng daan na yon. May nagtatapon daw kasi ng kung ano-ano doon mula nang maging daanan kaya sinisigurado niya na walang sumasabotay sa mga binhi niya. Sayang daw. Maluwanay naman ang sabi ng matanda na ito. Sinabi umano nilang sasabayan na lamang nila ito hanggang sa bukanan ng daan pero nagpumilit ito na wag na. Kaya na daw niya at sanay na sanay naman siya umano doon. Ilang taon na niyang ginagawa ang pumaroon at pumarito sa may daan. Aminado ang mga tanod na talagang kinukulit nila yung matanda kahit na halos hindi na ito tumutugon sa kanila. Kasi nga naman diba, gusto lamang nila na maayos yung daan doon. Dahil baka mamaya may loko-loko na dumaan gawa nga ng bukas na tapos mapagtripan itong si Lola. Sa gitna ng pangungulit nila, may bigla na lamang umano silang narinig ng mga angil na siyang naging dahilan kung bakit sabay-sabay nilang iniwas yung mga bisikleta nila kasi akala nila may aso sa paligid noon. Malaking aso. Pero nang mapaikot sila, wala daw kung anong presensya ng hayop sa may paligid. Natahimik sila saglit. Pero bigla na lamang tumawa ang matanda at sinabihan sila na salamat mga iho. Pero sige na, kaya ko na to. Maniwala kayo sa akin. Nasindak daw talaga silang tatlo at sumunod na lamang sila sa sinabi ng matandang to. Pagkarating nila sa kalsada, bumalik sa pwesto sa gawa-gawang upuan malapit doon yung mga tanod na ito. Kung tatantsahin mo umano, aabutin pa ng ilang minuto ang paglalakad ng matanda doon sa may daan. Pero ilang segundo pa lamang silang nakaupo. Nagulat sila nang lumabas bigla ang matandang ito doon sa palikuan na para umanong kitikiti ang mga paang naglalakad at dire-diretsyong patawid doon sa kalsada na ginagawa. Sabay nung nakarating na sa kabilang parte ay hindi na ito huminto. Para umano itong lumutang na tumawid mula sa kanal ng kalsada, papunta sa kabilang palayan at mabilis ulit tinahak ang kahon sa pagitan ng palayan na yon. Sumabay pa daw noon yung napakalakas na hangin na talagang nagpanindig ng balahibo nila. Hindi nila inalis ang mga mata nila sa matanda. At mabuti na lamang nang sumapit ang bandang alas 4 ng madaling araw ay unti-unti nang dumami ang nagsidaan doon na mga pupunta ng palengke. Mga grupo-grupo pa yung iba. Marami pang mga hindi kaaya-ayang karanasan ang mga nangyari doon. Yung mga tipikal na bagat na mga pangyayari. Meron doong tatlong bata na nasa elementarya na tanghaling tapat pa yon. Hindi ko lang maalala kung nagyuyugyug lang ba ng salagubang o naglalaro ng kuhol. Pero habang abala umano sila sa ganong ginagawa eh, bigla na lamang nawala yung daan.
para umano silang nakapwesto lang sa maliit na pabilog na lupa sa makapal na bukid na yon at walang malabasan o maapakan para makaalis doon. Kahit anong ikot umano nila doon sa lupa na yon, hindi talaga nila mahanap yung daan. Kung hindi pa daw merong dumaan na mga taong patawid din doon sa may kabilang bayan, hindi pa babalik sa normal yung daan na ito. At doon na sila nagtatakbo papunta sa pinakakalsada. Etong isa, para sa akin siguro ang pinaka nakakatakot sa lahat ng karanasan na yon. Mag-ina din ito. Hindi naman sila pupunta sa kabilang bayan noon pero yung bahay kasi nila at yung bahay ng kamag-anak nila sa pagitan din ng daan na ito. Noong mga panahon na ito parang dinadaan-daan na ulit tapanin yung naitambak na doon sa kalsada tapos uulan at magpuputik na naman yon. Kaya doon na din sila dumaan para hindi sila maalikabukan sa dumadaang malalaking nagtatapan. Kasama ng nanay niya ang 7 taong gulang niyang anak at maghahatid lamang umano sila ng bahagi ng naputol na saging sa mga magulang niya. Ito ang 3rd aparisyon ng matanda pero hindi lang ako sigurado kung iisa sa nakita namin at ng mga tanod. Bale yung 2nd aparisyon ay kami ang nakakita noon. Mamaya ko na po ibabahagi ito. Ang nangyari naman dito, noong papunta pa lamang sila, nandun yung matanda pero sa kabilang parte ng kanal sa may palayan. Nakasaklob ito ng tuwalya sa ulo kahit na makulimlim noon. Parang abala pa ito dun sa may palayan niya pero nung papalapit na sila dito sa bandang kung nasaan siya, sinundan sila ng tingin hanggang sa makalagpas na sila doon. Pagkarating nila doon sa pagdadala ng saging, mabuti na lamang at medyo kumalat na ang kwento tungkol doon sa lugar. Kaya naman pinadalan sila ng luya tapos asin. Pagkabalik nila, wala silang ibang taong nakikita doon kundi ang mismong matanda pa rin na nandun pa rin sa may palayan. Pero bago pa man sila tuluyang makatapat doon, nakita ng nanay na naglakad ito para tumawid doon sa may kanal paakyat sa parte ng kalsada kung saan papalapit pa lamang sila doon. Nang nandun na sila, syempre, expected niya na lilitaw yung matanda, diba? Yung iba kasi hindi nakakalabas agad doon sa gilid kasi nga iniiwan doon yung tsinelas at iba pang dala kaya inaayos muna bago doon lumabas sa may daan. Pero Sir Seth, napabuhat na lamang ang nanay sa anak niya. Nang bigla na lamang mula dun sa parte kung saan sana susulpot ang matandang yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ay merong humarang sa kanila na isang kumpol ng buhok. Yung pagkakakumpol nito ay para umanong wig na buwagag. At ang mas malala, akala mo may sarili itong buhay na ginagawang galamay ang bawat hibla ng buhok niya. Pagapang ito na pumagitna sa kalsada, pagkatapos ay biglang inunat ang sarili habang gumagalaw-galaw ang dulo ng hibla at nakahinto lamang ito doon, para bang nakaharang sa kanila. Wala nang ibang naisip ang nanay kundi bumalik na lamang sandaan. Pero bago niya gawin yon, binaba niya muna yung anak niya at halos ubusin niya ang asin sa pagsaboy doon sa buhok na yon. Nagsibaluktutan umano ang mga parting tinamaan noon. Tapos gumalaw na parang bulate ang mga buhok na ito. At dito na po binuhat ulit ng nanay ang anak niya na takot na noon. At kahit pa maalikabok ay sinuong nila yung daan na yon makauwi lamang sa kanila. At wag lamang bumalik doon sa may tawid palayan. Bali itong huli ay yung sarili naming karanasan. Bale, nangyari naman ito sa amin bago pa talaga kumalat ang iba pang mga karanasan na yon. Hinuli ko lamang po talagang ikwento para pang finale. Galing din kami nito sa may kabilang bayan. Nagbisikleta lamang kami noon. Andun lamang po kasi yung pinakamalapit na nagpapagawa ng electronics noon at kakilala pa namin, anak ng ninang ko. Kasama ko noon yung kapatid ko na si Pio. Maayos naman kaming pumunta doon at nagpahapon kami ng punta kasi ayon dito sa anak ni Ninang, bakante siya ng mga ganong oras. Wala na siyang inaayos noon.
Kaya pagdating ko ay mabilis niyang naayos yung pinagawa kong radyo. Saglit na nagkwentuhan at nanood ng palabas sa pinapaayos sa kanya na telebisyon noon. Kumain ng kung ano-ano at basta, tumambay lang talaga doon. Mga pasado alas 5 na kami umuwi ni Pio. Doon namin napagdesisyon ng dumaan pa rin sa tawiran na yon dahil sa mahirap talagang magbisikleta sa buhangin at malalaking bato. Tsaka yun nga, presko at hindi maalikabok yung daanan doon sa may palayan na yon. Pagtawid namin ng tulay, minabuti muna namin na itulak ang mga bisikleta namin at maglakad-lakad para hindi kami abutan ng pag-utos ng nanay namin sa pagsasaing at pagpapakain ng baboy para ang mga bunsong kapatid namin ang mayari noon. Tumigil muna kami sa isang puno. Sinandal namin yung bisikleta namin tapos ay umihi si Pio doon. Pagkatapos noon, nagbabulgam muna at tumingin sa may palayan. May mga nakikita naman kaming naglalakad sa mga kahon sa hindi kalayuan pero sa malayong direksyon papunta yung mga inuuwian nila. Nagdesisyon kaming magyosi noon bago umalis. Subali sir, hindi pa talaga ganun kadilim noon. Ang daladala pa namin palaging pangsindi noon ay posporo pa lang. Pagbukas ko ng unang palito, bago ko mailagay sa yosi ni Pio, bigla na lamang itong namatay. Sabi ko baka hangin pero sayang yung isang palito na yon, di ba sa ganung panahon. Kaya nilapit ko na sa kanya konti ang pangsindi at tumabi muna kami saglit sa puno para maharangan ng hangin. Tapos ito na. Saktong pagkasindi ko ulit ng palito, pagkabukas na pagkabukas pa lamang ng liwanag ng apoy sa palito na yon, may bigla na lamang sumulpot na matanda sa mismong harap namin, sa tapat ng kamay ko at sa yosi sa bibig ni Pio. Dun na dun siya nakapwesto, Sir Seth. Kitang-kita namin kung paano niya bugahan yung apoy na yon. At nang namatay ulit ito ay bigla na lamang siyang nawala. Hindi na kami huminto o nagtanungan ni Pio noon. Dali-dali na namin kinuha ang bisikleta pero bago pa man umalis ay nilingon ulit namin siya. Pero wala talaga kaming makita noon. Dagli-dagli na kaming sumakay sa kanya-kanya naming bisikleta noon. Tapos, sa tuwing madadaan kami sa may punong parte ng kalsada na ito, nakakarinig kami ng mga pagbakli ng mga sanga sa taas. As in malalaking sanga po yun. Ayaw kong isipin na kaya wala ang matanda sa lupa ay baka nasa taas siya at lumitaw lamang siya at nakita namin gawa ng bumaba ito ng mabilis sa may puno. Sigawan kami ni Piyuno na huwag hihinto at huwag titigil sa pagsasalita para marinig namin ang isa't isa. Kita na namin ang bukana ng kalsada nang naramdaman ko na merong bumangga sa akin. Hindi naman malakas na pagbangga yun pero akala ko si Pio. As in, diretsa ako dun sa kanal na mabuti ay walang tubig noon. Naiwan ko ang bisikleta ko sa taas. Pero ang unang hinanap ko nun nakatabi ko dapat ay si Pio gawa ng ramdam ko talaga na may isang katawan pa na sumabay sa akin na nahulog sa kanal na yon. Pero laking gulat ko na lang nang bigla akong hatakin ng kapatid ko at hindi na ako nakapagtanong pa. Hindi ko rin alam kung paanong wala akong galos pero hindi na kami pumadyak noon. Tinulak at tinakbo na namin ang bisikleta at bago pa man kami makalabas doon, nakarinig kami ng matinis na sigaw na sabi ay huwag na daw kaming dumaan doon. Grabe yung takot ko noon. Ayon naman kay Pio, hindi umano siyang bumangga sa akin. Kitang-kita niya nung oras na nahulog ako sa may kanal na meron daw biglang sumulpot sa akin na parang kung anong malaking itim na bilog na nahulog kasama ko. Kaya nga dali-dali niya akong hinatak noon. Laking pasasalamat ko na lamang talaga na makakapal yung damo. Kaya siguro ay hindi ako ganun kanapano. Wala kaming pinagkwentuhan kasi baka iradyo ni tatay sa iba yon. Mapahiya pa ako, diba? Pero yun nga, sunod-sunod na mga karanasan yon. May nagsasabing yung may-ari nga daw ng isa sa mga palayan doon ay aswang.
At siguro, pinuprotektahan niya lang yung mga tanim niya. Alam mo naman minsan yung mga tao, di ba? Dugyot. Ayaw niya rin siguro yung nagyosi. Bumabalik-balik kami doon pero tinataon namin na may kasabayan kami at wala kaming ginagawang katarantaduhan. Hanggang sa maisarado na ulit at naayos na yung pinakadaan noon. Yun na yung kahuli-huli ang nalaman namin na bukas yun. Hanggang sa lumipat na ako dito sa may lungsod at dito na po ako namuhay ng tahimik.